Good morning, cool friends. It's me once again. This is Marlbev, and welcome to my channel. What's up, pool friends? So, thank you Lord dahil nakagawa na naman tayo ng panibagong video. And for today's topic, ang pag-uusapan natin ay regarding effective warming up, effective warm up. Just like any sports, basketball, volleyball, karate, judo, or any physical contact sports ay nagwa-warm up tayo para hindi sumakit ang ating katawan. So, ganun din naman sa bilyar. So, kinakailangan din nating mag-warm up para lumuwag ang ating shoulders, maganda ang stroke natin, mga daliri, para tight ang ating plangketa. So, lulusin up natin ang mga joints na yan from the hands to the shoulders to the elbow. So, para at least meron tayong edge para manalo. So, tara na, tingnan natin kung ano ang effective drill na pwede natin gamitin for today. So, itong drill na to ay hango sa isang warm-up drill ng isang world champ na si Federer Gorst. So, kung matitingnan nyo yung channel niya, ginagawa niya ito. So, kaya lang medyo mas mahirap yung kanyang conditions dito sa drill na to. Meron kasing zone na kung saan yung object ball ay may tamang hintuan lang. Mamaya ipakita ko sa inyo. So, dito, matetest agad o mawawarm up agad yung inyong mata, yung inyong pre-stroke, yung inyong eye alignment, at yung straightness ng inyong tira. Ayan, itong zone na to, ito yung key feather gorge na dapat dyan lang hihinto yung object ball o kaya yung cue ball mo. So, pag huminto, pag hindi pumasok dyan, ulitin mo from the start. Pero this just for the purpose of warming up, para ipakita yung pwedeng pang-warm up para bago maglaro o bago mag-practice. Ayan. So, today Sunday, siningit ko lang na syempre, just like any other sports, dapat nagpa-practice ka rin from once in a while. So, I allotted 30 minutes for this day kasi may mga gagawin pang trabaho. So, siningit ko lang sana may ma-practice ako within 30 minutes. So, itong drill na to ay tatagal ng mga 10 minutes or 5 minutes to 10 minutes. Then, I'm allotting shooting balls for like 15 to 20 minutes. So, at least nakapaglaro ako ng 30 minutes for this day. Ayan. Okay, so, maganda to, effective. Kasi ang hinilera ko dito ay 10 balls. So parang kung maubos ko to, parang nag-run out din ako ng 10 balls. So far, parang hindi pa yata ako nag-mintis. So sana ma-perfect ko. So in fairness, yung unang bola lang yata ang hindi pumasok dun sa zone na sinasabi. So yung mga sumunod kong tira, parang pasok naman sa zone. Ayan. So, maraming drills na po pwedeng gamitin dito sa pagwa-warm up. Kaya lang ito yung pinaka parang effective, and at the same time, almost all angles ay pwedeng gamitin o magagamit. Ayan, ito, naka 7 o'clock. Yung kanina, naka 12:30. Ayan. And at the same time, hindi siya ganun kalapit. So, medyo malayo-layo yung tira mo sa bola. Okay, 3 to go. So, saan ko kaya ito papapasukin? Parang straight din. Ayan. So, pwede nyo i-mixed up to ng
kahit anong drill na naisip nyo, like yung Mighty X drill. Yung Mighty X drill naman, tingnan nyo doon sa loob ng channel, meron akong example ng video doon. You'll put 4 balls on the sides on the second diamond, tapos titirahin nyo siya ng straight. So ang mapapractice naman doon yung stroke nyo at saka yung eye alignment sa pagtira ng diretso. So dito yung kung titingnan nyo yung laro ko nung mga nakaraang August, September, October hanggang December, medyo hindi pa sanay doon sa fundamentals. So very important yung fundamentals dito. It will define your skill in the future. So kailangan establish nyo yung fundamentals, yung pre-stroke routine. Ayan, naubos ko. Okay, so that's it. And now for the second half of my practice, which is running out drill. So naka 5 minutes ako doon ngayon. Tingnan ko kung maka 10 minutes ako dito, 15 minutes. Ayan. Honestly guys, this is my third rack. Doon sa unang rack kasi, sumablay ako sa 5. Pero tinuloy ko from 1 to 4 na shoot ko, tapos sumablay ako sa 5. Na from 6 to 10, dinire-diretso ko pa rin. Pero sumablay ako sa 5, kaya inulit ko. Tapos yung second rack ko, sumablay ako sa 6 at saka I think sa 8. Pero dinire-diretso ko pa rin. And now I'm trying to make a run out here dito sa aking third rack. So just to complete the 30 minutes play. So medyo marami lang ginagawa. So it's very important for kahit anong sports ang nilalaro nyo, na kahit papaano, kahit once a week, twice a week ay makapaglaro kayo, like basketball. Kasi pag matagal kayo hindi nakalaro, pagbalik nyo maninibago kayo. So I see to it na with my full body from sa gabi, kung minsan makatira ng kahit mga 1 hour, laro kami ng 1 hour friendly game. So ito naman, sinabay ko na yung practice and at the same time yung pag-upload ng video, which is yung warming up. Ayan, yung warm up pala, it's from you can see it, you can watch it from other players also, pero mainly I watched it from Fedor Gorst. So one of the top ranking world player in the world. So marami kayong matututunan sa YouTube guys. Yan lang, pag if you puro theory lang, parang hirap, kasi you need to put it into play, into practice. Ayan. So sa meron from the early times, yung sa gera, meron tayong mga archers, tas merong infantry. Yung mga archers yun yung mga pumapana. Okay, so bakit ko sinabi yung mga pumapana? Kasi hindi agad binibigyan ng arrow o palaso. So pinagpa-practice sila mag-aim using the bow, palambala. So for the long time, puro ganun lang. So in-establish doon yung fundamental paano pumana. Now ganun din sa billiard. Pag na-establish mo yung pre-routine, tapos yung eye alignment mo, tapos you get down with the shot, laging ganun para practice mo. Pagdating mo sa pool table, parang ang laki ng advantage mo kasi alam mo yung firm foundation ay yung tira. Mahirap kasi yung diretso laro lang, tapos daming ano, makikita ka madaming errors, tumatayo agad yung stance niya, hindi tama, paling yung paa, paling yung tira, pag baba sa table tsaka mag-iiba ng tira, babaguhin yung tira. So yun yung mga basics na nagiging cause ng error. So with the last shot with the 10 ball, parang nakachamba na naman po ako dito. So I think it's because of the fundamental. Maganda yung fundamental ko today versus yung mga nakaraang buwan. So ang ganda yung progression. So much for the practice. Thank you. So thank you for joining me today, and please subscribe and please hit the comment below if you want to say something or you want to comment. And thank you for watching. And please do subscribe in my channel. And next topic natin is aiming. So nag-request ng Tagalog ng pag-aim. So tatagalogin ko po yung aking topic before. So thank you.